nga eto na, eto na mga kasangka, ang ating traditional kinataang Shiba's Peace. It's so sarap. Ano pang hinihintay nyo? Tara, kain tayo. So, huwag nyo na isama yung kapitbahay nyo. Bukas yung gate namin dito sa baba. So, pwede kayo pumunta rito. Basta, kayo lang. Huwag yung kapitbahay. So, di lang naman yung dito. Welcome na welcome kayo. Kakain tayo. Sangkap na gagamitin natin sa ating It's So Sarap ginataang Shiba's Peace. Of course, meron tayong Shiba's Peace coconut crust, gagawin natin gata. Meron tayong mustasa, siling haba, sibuyas, bawang, kamatis at luyang dilaw. Ang mga nasabing sangkap na yan ang ating gagamitin sa ating It's So Sarap inataang Shiba's Peace. Ang sangkap, nasa kusina na tayo. Umpisa na nga nilutuin yung ating It's So Sarap inataang Shiba's Peace. So, ngayon natin ilagay yung ating gata. Gamit tayo ng luyang dilaw. Lagay na rin po natin sa ating gata. Siyempre, lagay na rin natin yung ating sibuyas. Kamatis. At ating bawang. Masarap sa ginataan din bawang. Dahil ito yung nagbibigay ng aroma sa ating ginata. Itay lang natin itong pumulo. Saan natin ilalagay yung ating It's So Sarap Shiba's Peace. Ilalagay na rin natin itong ating siling haba na maangang. Sabay na rin po natin ilagay yung ating Shiba's Peace. Napakasimple lang lutuin ang ating recipe today. Simple ulam lang. Simple yung ginataang isda. Pero ang ginamit ko, Shiba's Peace. So, may kamahalan yung ating isda na ginamit. So, subukan natin gataan. Ginataang isda, katulad ng ating niluluto ngayong araw na to, traditional na recipe natin mga Pinoy. Napakasarap nitong ginataang isda, lalo na kung aayos sa weather, lalo na pag naglamig. Sarap yung ginataang isda. It's so sarap, ginataang Shiba's Peace. Lalo na kung may luyang dilaw. Sarap. Kung ano man yung luyang dilaw, talagang maamoy na siya habang luluyo yung ating gata, isda. Sabi nga po sa kasabihan, I love na sa niluto, huwag lang sa nagluluto, dahil ikaw ang number one dito sa channel ko.
Daejun, dala po natin yung ating pagluluto ng pinataang sibos-sibos. Napakasimple lang. Simple ulam, pero napakasimple. Ulay tayo ng asin, mga kasanda. Sabay na rin natin ilagay yung ating mustasa. Ating sibos fish. Masarap sa ginataan may mustasa. Tabihan na natin yung mustasa na nilagay natin para marami tayong gulay. Napaka-healthy naman itong mustasa. Dali lang din naman siyang maluto. Ito na lang din ang gawin natin takip para sa ating it's so sarap pinataang sibos fish. Dali lang natin sa maluto. Mga sangga, ito na yung katotohanan ng ating pinataang it's so sarap sibos fish. Luto na to. Lilipat na lang natin sa ating malinis na to. Mga kasangga, ito yung ating ginataang sibas fish. Traditional na pagkagata yung ginamit natin. Kasi inilagyan natin siya ng luyang dilaw. So, napakabango ng luyang dilaw sa ginataan. Sa totoo lang. Ano pang hinihintay nyo? Tara, kain tayo. So, huwag nyo na isama yung kapitbahay nyo. Bukas yung gate namin dito sa baba. So, pwede kayong pumunta rito. Basta, kayo lang. Huwag yung kapitbahay. Kasi konti lang naman yung niluto ko. Welcome na welcome kayo. Kakain tayo. Sa susunod na video, kita-kita po tayo. Dahil ikaw at ako ang magkausap dito. At ikaw rin ang kasangga ko. Lagi po tatandaan, nobody perfect, but we need to perfect. Bye-bye!